Oh, huwag niyong kakalimutan yan, ha? Nakakalimutan yan. Huwag niyong kakalimutan yan. Sa panahon ng sakuna, si Sarah mawawala. Sa panahon ng sakuna, si Sarah gagala. Oh, take advantage. Walang pasok ang government office. Sarah Lamierda. VP Duterte attends Mike Ramos' wedding in Cebu amidst Christine's onslaught. Uy, grabe. Pangalawa na to. Nakakadalawa na siya. Vice President Sara Duterte witnessed the wedding of dismissed Cebu Mayor Mike Rama in Cebu as Christine dumped record rainfall in several parts of Luzon Thursday, October 24. Nung nagkaroon ng bagyo, si Karina, si Sara, nagpunta ng Germany. Allegedly, para manood ng Taylor Swift concert. Allegedly, para manood ng Taylor Swift concert. This time, mga kuchero, habang si Mike Rama ay nananalanta, si Christine ay nananalanta sa buong Pilipinas, eh, nasa kasal naman si Sara Duterte. Ay, ang galing-galing. Ang galing-galing naman, di ba? Baka ito na yung standard. Ito na siguro yung standards ng mahusay sa mundo ng mga DDS. Kasi alam niyo, mga kuchero, kung akong tatanong, nabawala mo kung ako yun. Wala naman ako ibang gagawin doon. Bisita lang naman ako. Tapos, vice presidente ako ng buong Pilipinas. Di ba? Hindi lang naman ako vice presidente ng mga kaalyado. Vice presidente ako ng buong Pilipinas. Buti sana ako. Diba? Kung hindi naman na binudol yung mga BBM supporters, edi sana hindi siya vice presidente ngayon. Kaso binudol niya. So, diba? Being conscientious na lang. Conscientious. Or prudent. Gamitin ba ang utak? Mag-isip ba ng tama? Yun yung conscientious eh, pag-iisip ng tama. Gamitin ba ang utak? Ang lakas ng bagyo. Ang forecast sa lugar namin, signal number 1 lang. Pero kinamadaling araw, signal number 2 na at wala pa kaming kuryente. Nawalan kami ng kuryente maghapon. So, it's being conscientious enough. Eh, bisita ka lang naman eh. Wala ka namang gagawin. Kung ninang ka eh, pwede ka naman mag-beg. Oh, diba? Kasi busy presidente ka eh. Your duty comes first. Yung duty mo comes first. Eh, kaso hindi eh. Pangalawang basis na yan eh. Eh, si Lely nga eh, kahit papansin, at least namin. Kahit papansin lang. Kahit pabibo lang. At least nandun siya. Eh, ito si Sara, wala ka talaga ng Sara. Yung first time, si Karina, nagpunta ng Germany. Ito naman, atensya ng kasal. Ano ba naman mag-day off ka? Wala ka naman gagawin din. Wala ka naman gagawin kung ninang ka. Sikat nga ngayon si Lennox si lumusong sa baha. Alam nyo, mga kutsero, sa akin, that's all optics. Optics lang yun. Hindi ko na masyado bibigyan ng bigat yung lumusong sa baha. But the fact of the matter is, at the very least, nandoon siya. Ito pa nakakatawa sa mga DDS. Ito sabi nila. Tawag dito, bumabaha pa rin daw. Grabe naman, ang laki ng baha. Ganyan. Alam niyo mga kutsero, kahit naman siguro, kahit gano'ng kalaki ang flood control mo, kahit milyon-milyon ang flood control mo sa buong Pilipinas. Diba? Kahit kada kanto meron kang flood control. Masabihin na natin, kahit sapat na sapat ang iyong flood control program. Eh kung gantong ulan ba naman ang babagsak sa'yo? Ang tindi ng ulan, guys. Pangdalawang buwan. Think about it. Umuulan. Ulan na. Ulan lang. Regular na ulan. Sabihin natin ulan na hindi nakakabaha. Tapos for 60 days,
for 60 days. 60 araw. 60 araw. 60 days. Ipunin mo sa isang araw lang. Wala akong pake kahit gano'ng kadami yung flood control program, kahit gano'ng kadami yung flood control infrastructure mo. Bibigay at bibigay yan. Hindi niya kakayanin yun. 2 months worth of rain or 391 millimeters worth of rain ang bumagsak. Cubic meter, pag tubig. Ganong kalala, yung ulan, yung bagyo, hindi yung kasimple yung ulan. Buti sana kung ulan lang, tapos bumaka ng ganun. Buti sana kung umulan lang. Regular na ulan, tapos ganong kalala yung baha. Ah, sige, questionin nyo yung flood control, wala problema. Pero kung ganito ka-unique yung ulan, ganito ka-unique, kasi ganito kalala. Ah, wala kayong question. Wala kayong karapatan questionin kung may flood control pa o wala. Lang yan, balik na naman tayo sa usapan ng 5,000 na flood control infrastructures. Eh, niyayapa nga ng presidente niyo dati. Mga DDS, niyayapa ng presidente niyo na meron siya natapos na 11,000. Ano nangyari sa 11,000? So, in total, merong 16,000 na flood control infrastructures na meron. 16,000 in total. 16,000. So, ibig sabihin, yung 16,000 na yun, pumalya lahat. There's 16,000 flood control infrastructures na meron available. Kasama yung niyayabang ng Duterte. O nasaan yung sa kanya? Ano nangyari doon? Akala ko ba may magaling? Akala ko ba mahusay ang Duterte? 16,000 flood control infrastructures in total kasama yung kay Duterte. Ba't hindi nyo question yung kay Duterte? Ba't kailangan yung 5,000 lang? Oo. Ba't kailangan yung 5,000 lang ng kay Bongbong Marcos? Hindi pwede. Hindi pwedeng ganun. Billion-billion na naman daw ang ginastos sa flood control program. O asan yung 51 billion ng Davao City na kahit umambun lang binabara? 11,000 ang kay Duterte. 5,000 ang kay BBM. So a total of 16,000 flood control infrastructures. Tapos ang sisingilin niyo yun sa 5,500. Bakit? Tinibag na ba yung kay Digong? Wala na ba tayong ibang flood control infrastructure? Tinibag na ba yung kay Digong? Tinibag na ba yung kay Digong? O nakatayo pa? Ganong kabobo mga DDS, guys. Ang bobo eh. Alam nyo, ang bobo nung logic kasi, ahanapin mo nasaan yung 5,500 ni BBM. Bakit yung kay BBM lang ang tinayo? Nakalimutan nyo ba na may 11,000 kay Digong? May 11,000 kay Digong. So in total, we have 16,000 flood control infrastructures. So kapag sinasabi nila, pag sinabi nila na pumalya yung kay BBM, eh malamang sa malamang, pumalya din yung kay Digong. Pwede, may nagawa ba talagang 11,000? Oh, that's a good question. Meron ba talagang nagawa na 11,000? Baka drama lang ni Digong yun. Hindi natin alam. Kasi ito yung sinasabi na, ito pa, nakakatawa sinasabi ng mga DDS. Ito pa, mapapanood ko sa'yo. You know, my regional officers, para magsabi when they can come in. So that's what we're waiting for now. So, wala na. We are at the mercy of the weather, as we always are. So we will just have to wait for the true effects of this typhoon, Christine. Alright? Alright, thank you. My countrymen, mga kababayan, while we are facing the heavy downpour and strong winds of Ulysses, I assure everyone that your government is on top of the situation. From the beginning, various government agencies have already been mobilized to respond to the situation on the ground. I renew my call on all local government units and concerned agencies to ensure that the well-being and safety of our people remain the top priority. As President, I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured. Na lang, natin pa ang ganyan. Dapat daw ganyan. Sabi, kailangan daw
on top of everything, ganun-ganun, kailangan to, alam daw ang ginagawa, hindi raw nagtatanong na anong gagawin natin. Yun ang sabi. Yun ang sabi. Puntahan natin yung sa actual na bagyo. 23 pa lang to, October 23. Anong sinasabi? Our goods and equipment are pre-positioned as close as possible without risking damage. So they're near the areas that need servicing once the storm passes. Ano ibig sabihin? October 23 pa lang, mga kotse, naka-set up na. Kailan ba yung bagyo? Kailan ba yung malalang bagyo? Kahapon lang, di ba? Kahapon lang, di ba? Yung malalang bagyo. October 23, after lunch, 1:08 p.m. Anong sinabi ng presidente? Naka-set up na kami. Alam niyo yung sinabi ng ano? Yung sinabi niya kahapon? Na anong gagawin natin? Alam niyo kung para saan yun? Kasi mayroon ng mga malalang lugar na kasalanta talaga. As in, ang lala. Ang lala ng pagkasalanta. Malala talaga. Nakahanda na yung gobyerno. Oo. So, nung nagtanong si Presidente kahapon, hindi ibig sabihin na hindi siya ready. Ang ibig sabihin lang doon, ano pa ang pwede nating gawin? Ano pa ang pwede nating magawa? Nakapaghanda ka na eh. Nakapaghanda ka na eh. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng extenuating circumstance? Extenuating circumstances. Ano ibig sabihin doon, mga kotsero? Pag extenuating circumstance, kahit anong klase mong paghahanda, eh merong mangyayari hindi maganda. Saan nakakita ng sakunan na ano? Na predictable. O hanggang 7 lang ang mamamatay, ha? Hanggang 10 lang ang damages sa mga kung saan-saan. Kaya nga sakuna eh. You cannot prepare too much. Walang 100% preparedness sa isang sakuna. Kaya nga sakuna. Kaya nga nakakadiri itong mga PDS na. Basta may masabi na. Ang panahon ng sakuna, although it leaves a bad taste in your mouth. Eh. Kaya nga mga kotsero, kahapon, kahit na kaya kong mag-live, hindi ako nag-live. At naghintay ako till today bago ko tinapig itong kaysaka. Kasi, ang pangit eh, na gagamitin mo yung sakuna para pang matipos. Because these are actual people who are suffering. Kasi naghihirap sila at may pinagdadaanan sila, tapos gagamitin mo sila para lang mamuliti ka. Leaves a bad taste in your mouth. Pero itong kay Sara, itong kanyang patuloy na pag-ignore sa lehitimong trabaho niya to. Sumasahod na siya. Magkano ang sahod niya? Sa 300,000 na ba? Wala pa dyan yung kurakot niya. Mapapatunayan na baka may saltik talaga. Kasi kulang siya sa empathy. Kulang siya sa empathy, guys. Maniwala. Wala siyang masyadong, hindi siya marunong maki-empathize. So parang, alam niyo mga kotsero, kaya ko binanggit yan, kung bakit kulang siya sa empathy. Ano kasi, it's one of the, you may call it symptom, pwede siyang maging symptom of a narcissistic personality disorder, NPD. Paano ba itatagalog ang empathy? Hindi lang kasi yung awa eh. Yung awa kasi pity. Hindi lang siya yung awa. Yung empathy is the motivation to act on the suffering of another person. Yun yung empathy. Yun yung sa sobrang awa mo, eh, mapipilitan kang gumalaw. Yun eh. Yun yung empathy. Pakikiramay. Pwede, siguro for lack of a better term, pakikiramay.
Pero hindi lang yan dyan natatapos eh. Hindi lang yan yung naawa ka. As in, naawa ka, tapos ang resulta ng awa mo, gagawa ka ng akbang para makatulog. Yun yung empathy. So, pagmalasakit, pwede yung pagmamalasakit. Kasi, from the root word na ano eh, nakikisama sa sakit, o malasakit. Pwede yun, malasakit. Parang malasakit. So yun. So ganun yun. Yun yung karakteristik ng isang leader. Dapat marunong kang magmalasakit. Empathy. Tingnan yung statement ni Presidente. Anong statement ni Presidente? Help is coming. By air, by sea, by water, doesn't matter. Pati presidential plane, pati presidential helicopter na gagamitin para makapag-rescue lang. And take note, presidential helicopters. So marami pala ang presidential helicopter. So pati daw presidential helicopter gagamitin na sa relief. Because alam niyo mga kajero, ang lala talaga nitong rescue. This is almost, yung rainfall niya, malala eh. Pang dalawang buwan nga daw yung rainfall eh. There's nothing really, you cannot prepare for that kind of a disaster. Kahit anong handa mo, pag tumama siya, mayroong damage. You cannot prepare for that. Kahit gano'ng ka pakahanda. Nakadiri itong ginagawa ng mga DPS na ginagamit nila yung suffering ng iba para lang merong ipang para lang merong maipang matipos. Hanggang dito na lang muna tayo sa ating live stream today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you later sa ating pong susunod na live stream. God bless you. And see you later guys. Bye! Ingat kayo guys ha. Alright, bye. Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?